sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ako maggawa ng shelves na matibay. Kaya paano rin natin paano. Hi. Salamat sa panonood. Dito sa video na to, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako magkabit ng shelves na wala kang makikita ang support. Tulad nito. Maliit lang to. Alas 12 inches lang ang haba nito. Yung lapad ay 8 inches. Shelves na to. Gagamitin ko lang shelves na to sa computer desk ng anak ko. Ngayon, makita nyo, may butas na to na dalawa. Binarinahan ko na to kanina. Ito. Yan. Dalawang butas. Binarinahan ko na yan. At yung sikreto ko kung paano ko kinakabit na matibay ang shelves. Ganyan lang. Walang kaya. Yung dalawang butas na to, ito yung nilalagay ko. Yung bakal. Corrugated na bakal. 9mm ang laki nito. Yan. Yan yung sikreto ko sa pagkabit ng shelves. Kahit gaano kalaki, gaano kahaba yung shelves na nilalagay ko, bakal lang ang nilalagay kong pampatibay para dito. Ganyan nagiging itsura. At ito, babarin ako na ito sa pader. Mamaya, papakita ko rin yan kung paano ko gagawin ito. Ganyan lang ang diskarte ko sa pagkabit ng shelves. Ayun, i-actual ko na ngayon yung pagkabit ng shelves. Ito na. Bago ko ilalagay ito, kailangan natin i-level yung pagsasalpakan ng shelves para may guide ka na na pang na nakalevel yung shelves na ilalagay mo. At pag na-level mo na yan sa distance na gusto mo, itong mga butas na to, itong dalawang butas na yan, ganun mo lang yan. Para tanda yan nang bubutasin mo ang barina. Yan. Para perfect. At ngayon, bubutasin na natin. Lagyan ko siya ng plastic. Para kahit papano nakasahod yung alikabok. Fire. Naka-hammer. Pumatsong hammer natin. Off para naka-reverse siya. Yan po. Butas na siya. Kang maingay, bebe. Sting natin kung kasya na yung drill bit. Okay na. Yung drill bit na ginamit ko, mas maliit kumpara dito sa 9mm na bakal para masikip. Okay. Post
yung isa. Lipat ko dito. Yung plastic. Butasan ang kasunod. At ilagay yung bakal. Ulit-ulit na lang, ulit-ulit na lang. Pagkatapos, libilin natin. Para pagsalpak, ayos. Since na hindi siya nakalibel, natin. Sabi ng babing maganda na yan, pwede na daw. Sobra na nga ng konti. Konti pa. Okay. Sa ulit, bigyan natin ng level. Okay na siya. Tapos, salpak na natin to. Ano yan? Palagyan ng tablet? Baby. Galing mo. Galing ko. Sanghay na dyan sa baby. Maganda na yan. Yan. Ganyan lang yung diskarte ko sa paglagay ng mga shelves. Ito lang yung gamit ko. Puro gitid bar to, yung bakal na ordinary na nakikita na sa construction na ginagamit. Ito yung pinakamagandang gamit. Nawa, madali siyang i-prepare at madali din siyang i-install itong mga bakal na to. Sa lahat ng shelves na nilalagay ko, gaano man ito kahaba o gaano man kakapal, ito lang yung bakal na ganito. Pwede mong mas malaki ang bakal, depende doon sa shelves na lalagay mo, kasi kung minsan may mga shelves na dos yung kapal o pinagdoble yung plywood, pwedeng mas malaki-laki ang gagamitin mo na bakal. Pwedeng 12mm kung makapal yung shelves na gagamitin mo. Ito, dahil isang plywood lang to, 9mm lang yung ginamit ko. Saktong-sakto lang to. At sigurado yan, matibay yan.